Andito na ang pinakabagong Dominar 400 UG version 2. Ano bang binago dito? At magkano ang presyo ngayon? Tara, samahan nyo ako. Kagandahan dito sa bagong Dominar 400 UG version 2 ay mas pinataas na ang windshield nito na nagbibigay ng touring bike feels dahil hindi ka masyadong mabubugbog sa hangin lalo na kung rektahan ang biyahe mo. Meron din itong bagong handguard na di lang maporma tignan. Nagdadagdag din ng safety sayo sa biyahe at hindi sasalpok ang hangin sa kamay mo na iwas lamog. Bagong USB charging port na goods kung ikaw ay mahilig sa malayong biyahe dahil di ka na mag-worry na malubat sa daan. Kagandaan pa nito ay may bago na rin itong mobile phone bracket na sakto sa USB power socket mo. Bagong top box bracket na need mo lang bumili ng top box mo para lagayan ng kapote, tools at helmet. Kagandaan nito ay meron na din sandalan ang OBR mo na di magre-reklamo sa malalayong biyahe. Mas na-improve din ang leg guard nito or mas kilala nating crash guard na nagbibigay sa iyo ng safety sa mga biglaan pagtumba na pwedeng lagayan ng iyong MDL. Na-improve din ang belly plate nito na nagbibigay ng proteksyon sa makina mo kung ikaw ay mapapasabak sa mahirap na daan at di maiwasan ng mga bato or putik na pwedeng pumunta sa makina. Ang makina nito ay 4-stroke dual overhead cam single cylinder DTS-i na may kalakas na 40 horsepower at 8,800 RPM na may 35 Nm of torque at 6,500 RPM at may engine displacement na 373.3 cc with 6-speed transmission. Ang fuel consumption nito ay may average na 27 to 30 kilometers per liter pero syempre depende pa rin yan sa riding style mo at kondisyon ng kalsada na may tank capacity na 13 liters. Equip din ito ng assistant slipper clutch na di maglalak ang rear wheel mo sa mga sudden downshift at nagbibigay sa iyo ng smooth na pagkambyo. SRP 208,900. Para sa specs ng bagong Dominar 400 UG version 2. Engine type, single cylinder, 4-stroke, dual overhead cam, 4-volt, liquid cooled, triple spark plug, FI. Displacement 373.3 cc. Max power 40 horsepower at 8,800 RPM. Max torque 35 Nm of torque at 6,500 RPM. Clutch wet multiplate with assist and slipper clutch. Gearbox 6-speed. Frame type, beam type perimeter frame. Front suspension 43 mm upside down fork with 135 mm travel. Rear suspension multi-step adjustable monoshock with nitrox wheel stroke at 110 mm. Brake type sa kanyang harapan at likuran ay hydraulic disc na equipped ng ABS yan. Tire size sa kanyang harapan 110x70x17 at sa kanyang rear 150x60x17. Tubeless yan parehas. Overall length 2,156 mm. Overall width 863 mm. Overall height 1,243 mm. Wheelbase 1,453 mm. Minimum ground clearance 157 mm. Curb weight 193 kg. Fuel capacity 13 liters. What's up mga soy, nandito tayo ngayon sa BLC Cycle Capastar Lock para i-vlog tong Dominar version 2 UG nila mga soy. So susubukan natin si tight niya sa height kung 510 or in sim na 32. Kita naman mga soy, flat-footed tayo. Pagdating sa balikat, all good siya. Parang kang touring na siya ngayon mga soy. Tapos yung windscreen niya, mas pinaganda. Tapos meron na rin siyang lever guard. Pati sa likuran, no? Ito yung bagong Dominar UG version 2. What's up mga soy? Ito pala ang bagong Dominar UG version 2. Unang mapapansin nyo mga soy, dinagdagan yung kanyang pinaka-windscreen. Ayan, no? Mas malaki na siya kumpara sa dati. At meron na siyang lever guard. Yung crash guard niya rin, iba na. Ayan, no? Kumbaga ang lagay ng ilaw, okay na okay siya. Parang touring bike na talaga yung dating niya or adventure bike yung dating ng team ng bagong Dominar UG. Pati yung dito sa likuran niya mga soy, iniba na rin. So meron na rin siya lagay ng top box. Tapos yung kanyang front suspension, upside down fork yan, napakalaki mga soy. Endurance yung tatak nito. Tingnan yung dakma ko. Sobrang laki niyan. Tapos yung kanyang pinaka mags, napakaganda. Wavy, tapos mayroon siyang chrome design dito. Ayan o, may QR code pa. Tubeless yan. Bali yung size ng gulong mo dito, 110x70x17. MRF cooling system niya, liquid cooled na siya. So may cover naman, okay naman yung design, di ba? Tapos kaganda nito, meron pa siya dito para sa inyong parang bash plate niya. So iwas ano to, talsik ng bato sa makina mo. So protection din siya. Aluminum siya, goods. Tapos dito plastic. Yung busina niya, ito, all goods. Baling cambio dito mga soy, 1 down, 5 up. Yan, neutral niya, pinaka dito. Yan yung makina ng mga soy. Kawasaki Assemble Philippines, 208,900 daw to. Sa likuran niya, all goods din. Endurance din to. Ay, hindi, nitrox pala. Adjustable siya dito. Yung pinaka-swing arm niya, okay din, no? Kapal.
plastic yung pinaka chain guard mo dito, pati yung pinaka mat guard. May reflector siya dito. Susian mo para sa iyong upuan. Tapos ang Embotion Dominar 400, D400, pati dito Dominar. Meron din siya dito parang monitor. Pagdating dito sa kanyang right handlebar, meron siyang engine kill, ilaw, pero wala siyang on and off starter. Side mirror, okay din. Ganda ng dating no. Ito yung dinagdag din sa kanya yung lever guard. Nakahano na dyan. Clip na mga. So, hindi adjustable ang preno mo sa harapan. At ito ang dinagdag sa kanya. Meron na siyang USB power socket. USB type na. Meron pa siyang mount dito ng cellphone mo. Kung lalagay mo dito mga sayo, di ba? All goods talaga. Nandyan na yung ano. So, si Anya, same pa rin ng dati. Ito. Meron siyang high beam. Meron pa siyang passing light dito. Turn signal left right. Busina dito. Tank niya medyo mix ng plastic. Split type yung upuan mo, tapos meron siyang logo dito, D. Gulong mo naman sa likuran, mga soy, ay 150 by 60 by 70 MRF niya, tubeless. ABS na pala preno nito, ayan, single path dito. Tapos yung exhaust niya, tingnan nyo, napaka-forma, di ba? Angas ang dating. Baling ilaw lahat nito, mga soy, LED yan, pati ang kanyang headlight, tingnan nyo naman. Yan talagang tatak ng Dominar, eh, no? Parang robot yung dating, LED rin yan. So, lahat ng ilaw niya, LED yan. So, kung pwedeng mag-upgrade dito ng mga ano mo, aftermarket ng ilaw, mga soy. So, nalagay na siya dito, all goods. Yung pinaka-frame niya, maganda rin. Kapal, oh. Dito, plastic to. Quality naman. Ano lang dito, tank grip, okay na to, mga soy. All goods. Talaga. Para sa installment ng Dominar 400 UG version 2, SRP 208,900. Ang kanyang cash out, 64,462. 1 year, 16,165. 24 months, 9,178. 36 months, 6,647. Dito yan sa my BLC Cycle Kappa Starlock. At dito ko na lang tatapusin ang vlog. Maraming salamat po sa lahat ng nanood. Please follow nyo po ang page at i-share at i-like nyo na rin po. Maraming salamat. Ingat kayo. Ride safe!